Hello mga ma'am at mga sir, kumusta kayo dyan? Ito ang ICF Online. Welcome po kayo sa channel ko. At kung unang beses po kayong nanood ng video ko, maaari po kayong mag-subscribe kung magustuhan ninyo ang video na ito. Dahil marami pa akong ituturo sa inyo tungkol sa paggamit ng computer na may kinalaman sa pagtuturo. Sa panahong ito ng pandemya ay napakahirap isipin kung paano natin tuturuan ang ating mga estudyante na sa bahay lang sila mag-aaral dahil hindi naman pwede ang face-to-face learning. Kaya bibigyan ko kayo ng paraan kung paano i-capture ang inyong boses kasama ng inyong PowerPoint, MS Word, MS Excel o kahit anong information na gusto ninyong ituro sa mga estudyante na para bang nagtuturo lang kayo sa classroom. Huwag kayo mag-alala dahil ang video na ito ay madaling sundan kahit di ka gaanong marunong sa computer. At kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment sa ibaba at sasagutin ko po kayo sa abot ng aking makakaya. At para mas masundan ang tutorial ay maaari namang i-pause ang video o ulitin kapag di naintindihan. Tiyaga po ang puhunan dito mga ma'am at mga sir para matuto po tayo at sa gayon ay matulungan po natin ang ating mga estudyante kahit malayo po sila sa atin. Kaya naman, simulan na natin. Una kong sasabihin ang mga kailangan. Number one, syempre, ay dapat meron kayong laptop. Pangalawa, dapat ang inyong laptop ay mayroong MS PowerPoint 2013 o 2016 o 2019. Parang ganito po siya. PowerPoint 2016. Pag titingnan nyo po dito sa start, makikita nyo dito yung pangalan niya ay PowerPoint 2016. Ito po siya. Kasama niya dito yung PowerPoint, Word, tsaka Excel. Dapat 2016 din po yan. Kasi isang package lang po sila sa MS Office. At ito po yung itsura ng gagamitin natin. Pag i-double click natin to, makikita natin yung PowerPoint. Ito po siya. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng 2007. Ito. Hindi po pwede ang screen recording dito. So, hindi po pwede ito ha. Pinapakita ko lang para alam ninyo. Ito po yung 2007. Hindi po pwede ito ng screen recording dahil lumang version po ito. Ang kailangan po natin, PowerPoint 2016, 2013, or 2019. Ang pangatlo pong kailangan ay yung mga files na gagamitin natin sa ating screen recording. Hahanapin na po natin yung mga yon in advance at ilalagay po sa isang folder. Katulad po sa akin, ito yung gagamitin ko ngayon sa tutorial natin. Yan. I-organize ko na po siya. Pwede nga sa desktop nyo na lang po siya ilagay o sa isang folder. And then, right click po ako dito sa aking desktop. Then, select new, select folder. And then, lagyan na po ng pangalan. Kahit ano po, basta madali nyo pong matatandaan. Enter. Yan po. Tapos, i-drag lang po ito, yung mga files natin. Para madali na pong makita mamaya. Pag i-double click po natin tong folder, andito po yung mga i-open natin habang nag-i-screen recording po tayo. So, mag-start na tayo. Next step, buksan ang inyong PowerPoint. Double click. Pwede po itong nasa taskbar or yung nandito sa desktop na shortcut. Pwede rin po yung nasa start menu. Yan. Click lang po yan. At ito nga, meron na tayong bagong presentation. Next step. Pumunta sa insert tab. At hanapin natin itong screen recording. Ulitin ko po. Nandito po yun sa insert tab. Then, hanapin yung screen recording. O pwede rin naman dito, search screen recording. Pag hindi po mahanap,
Yan po siya. O, di ba? Nag-click na ako. Ngayon, click natin tong select area. Alin pong part ng inyong laptop yung gusto nyong i-record. Kapag gusto nyo po na buong laptop po yung mabibidyohan, yan, ganun po ang gagawin. Ganun po siya. Yan po o. Select area. Yan po. Ganito po siya. Dalhin sa gilid, then diagonally drag your mouse. Ayan po, napakadali po niyan. And then, kung gusto nyo naman, konti lang. Kunwari, ito lang. Ang ire-record niya. Wala na yung background. So, magdo-drawing lang po tayo ng rectangle. Ganun po. Pag naka-drawing na po, pwede na pong mag-start. Ngayon, kailangan ko na ulit ilagay siya po. Oh. Buong desktop ko yung i-record ko. Pagkatapos po nun, pindutin yung audio. Magkakaroon ba yung magsasalita po ba kayo doon or record nyo lang. And then, kung record pointer po, yung mouse po ninyo habang nagpo-point po kayo doon, maire-record po siya. Pag hindi po ito naka-enable, hindi po nila makikita yung mouse. Then, kapag na-set na po lahat to, click record. Yan. Tapos, pwede na po tayong mag-open ng ating presentation. Ito po. Yan. Tapos, F5 natin. Yan. Tapos, pwede na po tayong parang nagle-lesson lang po na normal sa klase. Good morning class. Ito yung topic natin ngayon. A brief travel guide in the Philippines. O, diba? Parang papanoorin na nila yan. O, diba? Meron na yung mga slides. Tapos, habang pinapakita yung mga slides, pwede na po kayong magsalita. Sasabihin nyo, this is the map of the Philippines. Mag-discuss na po kayo dyan. Pagtapos na, pwede namang pindutin yung down and up arrow para pupunta dun sa next slide. At saka, isa pa po, pwede po kayong mag-highlight habang po nag-screen recording siya or naka-play itong PowerPoint. Ito po o, sa gilid, pindutin po yung highlighter. O, mamili na po kayo dyan kung ano pong gusto ninyo. Tapos, pwede na pong piliin anong color po ba yung highlighter. So, karaniwan pong ginagamit ay color yellow kasi maliwanag po siya. Yan. Manila, parang ganito. Highlight nyo siya. Parang sa blackboard po, di ba? Pag may gusto kayong papaintindi, ano, ginagawan mo siya ng circle o di kaya nilalagyan mo ng underline. Dito naman po sa PowerPoint, pwede nyo siyang i-highlight gamit yung ating highlighter na nandito po. Yan. Okay, kunwari, tapos na. Tapos na yung lesson na i-record. Ito po siya. Stop. Okay, pagpindot po natin ng stop, ito na po siya. Video na po ito, mga ma'am at mga sir. Yung bagong presentation natin kanina, biglang nagkaroon ng parang picture dito. Pero titignan nyo, ayun po, oh, pwede na natin siyang i-play. Ito na po siya. O, nagpe-play na po siya. Yan, oh, nung nag-highlight po tayo. O, diba? Kayang-kaya nyo pong gawin. Next po. May mga options din po dito para sa ating video. Pwede po kayong magligay ng style. Ayan o. Pwede po. Pero video na po ito. Pwede rin po natin siyang i-trim. Kunwari ayaw nyo sa part na yon, gusto nyo siyang i-edit. May tatanggalin po kayo na part. Pwede po. So, kapag tapos na, kunwari kanina, tinanggal ko po yun, press okay lang po. Then, natanggal na yung part na ayaw natin. Then, para masave po siya as video, hindi po dito sa PowerPoint natin siya i-open, diba? Kasi sa mga bata, TV po sila kung wala silang laptop. So, ang gagawin po, save media as.
Ito po. Lalagay ko po sa aking desktop para makita natin. Media file. Yan po. Save ko na. Then, close ko na itong PowerPoint ko. Meron po kayong option kung gusto nyong i-save yung PowerPoint. Do you want to save your changes to your presentation? If you click don't save, a recent copy of this file will be temporarily available. So, sa akin, sisave ko na lang po. Ito po yung PowerPoint version niya, ha? PowerPoint version ng ating video. Ito po yung binidyohan natin kanina. So, escape lang po. Do you want to keep the ink annotations? Yung ito po. If you want to keep, click this. Kung ayaw naman, discard. Hanapin po natin yung file. Ato, ito na po yung ating na-videohan. Pwede na po natin siyang i-play sa VLC. Tingnan nyo po, meron na siyang icon na ganyan. Try po natin. Ayan, nagpe-play po siya. Diba? Legit po to, legit. Kaya pakilike po tong video na to. Like na like po ha. Like, comments ng magaganda po. Ayan. Okay. Tapos na tayo dyan. Ngayon naman, ituturo ko na rin sa inyo kung paano i-screen record yung PowerPoint, yung Excel, MS Word, kahit anong nasa inyong laptop po na gusto ninyong ipakita. Pero tandaan po yung aking tip ha, para madali po yung ating paglalagay ng video, kailangan po naka-organize na yung mga files natin. So, click ulit ako ng PowerPoint, blank presentation, then go to insert, screen recording. And then, select ko ulit. Gusto ko ulit siyang buo. Malaki yung aking papakita sa mga bata. Tapos, i-re-record ko yung boses ko, click audio, then record ko na rin yung pointer. Click record. Okay, kunwari naman, MS Excel yung inyong ipapagawa sa mga bata. So, ganito lang po siya. Inopen ko lang po yung file. Tapos, pwede na kayong magsalita. Parang ganito, hello, ganito po ang mag-highlight. Yan, pinapakita ko na kung paano papagawa sa mga bata. O yung mga procedures na gusto nilang gawin sa activity. Yan po, diba? Tapos naka-record na po siya. Ganun pa din po sa Word. Ganito lang po. Kunin na natin sa file natin. Open ko na yung Word ko. Ito, gawa kayo ng ganito, guys. Sasabihin ko sa mga estudyante ko. Then, pasa nyo sa aking email. Pwede ko rin i-highlight to. Parang ganyan. O, diba? Pagtapos na, punta lang po kayo dito. Ayan o. Sa taas lang po. Tapos lalabas na yung option na to. Then, press stop. O, eto na naman po siya. Nagpa-play na naman. Tapos, pwede nyo na siyang i-trim. O, save nyo natin agad. Save media as sa desktop natin. Media 2 na po to. Hindi ko na po i-save ha, para sa lecture lang naman natin. Ay, sa tutorial lang naman po natin to. Media 2. Eto po, nakagawa na tayo ng dalawang video. Congrats po! Ako, mapapadali ang pagpagtuturo nyo po dito. Hindi pa ulit-ulit ang paggagawa ng lesson. O di kaya tatawag pa sila sa inyo. Ipapakita nyo na lang po to sa kanila. Ayan na, MS Excel na po to. Hindi na lang po to PowerPoint. Ito po mga ma'am at sir, sana makatulong po to sa inyo. Kapag meron po kayong hindi naintindihan o hindi magawa-gawa, huwag po kayong mahihiyang mag-comment doon sa aking comment box dyan sa baba po.
Kung wala po pala kayong MS PowerPoint 2016, search nyo lang po sa Google yung ano, how to download MS PowerPoint 2016 trial version. Pwede nyo pong gawin yun. Gagamitin yun. Libre po yun, mga ma'am at sir, for 30 days. So marami na po kayong marirecord na video niyan. At marami pa pong ibang paraan para magkaroon kayo ng ano, MS PowerPoint 2016 or 2019 po. At saka nga pa pala, wago ko po makalimutan, yung pong isa-save nating mga video, ito po, di ba? Ilagay po natin to sa USB natin, tapos mismo pong tayo ang magta-try na mag-play dun sa ating TV. Para po, hindi naman pagdating sa mga bata, sasabihin ng mga bata, ma'am, hindi naman po nagpe-play yung aking USB, yung mga binigay niyong video, wala naman po. So, itatry na po natin ha, trial and error po ang gagawin dyan. Para sure na sure po na may laman yung mga USB na ibibigay natin sa mga bata. O, salamat mga ma'am at sir sa panonood. Sana nagustuhan niyo po tong tutorial na to. Comment po kayo ano po ba yung mga gusto niyong matutunan na paraan para ma-reach natin yung mga estudyante natin. Para gagawa po ako ng tutorial nun. Basta mag-comment lang po kayo. Marami pong salamat. God bless po. Sa pagtuturo po, magtsaga-tsaga lang po tayo sa sitwasyon natin. At gagalingan pa rin po natin, di ba po? Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. At thank you po in advance.